Ultimation, ladies and gents. Siyempre, Ultimation activated here by the Lunox. Is esports the next big thing in Philippine sports? Dapat pang mag-all in ang Pilipinas sa mga pambato nating e-gamers sa kanilang international stints. Kasi slowly but surely, big companies like Smart started to support our own e-gamers. And recently, ang samahan ng basketball ng Pilipinas recently congratulated the e-Gilas team for sweeping the FIBA Esports Tourney against Indonesia 5-0. And sa other news, ang Olympic Committee in preliminary discussions to include e-games as one of Olympic sports to target younger viewers. And congratulations, of course, sa mga e-gamers natin. And we can't deny na yung trend is more leaning towards e-gaming instead of physical sports, no? And dito sa 2019 SEA Games last year, may anim na e-games event for the 2019 SEA Games. And out of 6, yung Philippine team natin won 3 of it. And lahat yun ay good. And yung mga games na yun is for Mobile Legends, Dota 2, and StarCraft 2. And it's a good start, no? It's a good look for us kasi lahat, almost all of the e-games na prevalent dito sa Asia ay namamaster at nag-excel tayo. And to prove our point more, sa kakatapos lang na FIBA Esports Open, so pang ano po to, global po ang scale na to. We swept Indonesia 5-0. Ito po ay NBA 2K Pro-Am League. And so we ship with this question now. Is esports the next big thing in Philippine sports? So as we all know, marami ng kabataan na naglalaro ng esports, no? Mobile Legends, Dota 2, Ragnarok. And yung kid attendance for esports events tripled in the last few years. So, imagine nyo na lang yung Mall of Asia Arena, Planeta. Diba kapag may mga events doon, like for Mobile Legends or Dota 2, League of Legends, diba, laging pinag. So, and ang interesting part nun is lahat ng viewers nun puro bata. And yun actually yung challenge ng hindi lang naman ng Olympic Committee but also for indoor sports, no? Medyo dwindling yung attendance with regards to the live crowd. So, yun yung napag-uusapan ng Olympic Committee na i-include nga yung Olympic, yung e-games for the Olympic Games in the 2024 Summer Olympics. Although, nothing is set in stone. Preliminary talks pa lang yan. Pero, judging by the trend, no, we can't help but wonder if ito na ba talaga yung nangyayari. Officially, i-recognize na ba talaga ng sports figures sa buong mundo na talaga. Esports na talaga yung next big thing. And kailangan na talaga siyang include sa Olympics. And sa palag naman ng Pilipinas, no, very promising itong performance ng ating e-gilas, ng mga national players natin for the Mobile Legends, Dota 2, and StarCraft, no? And di lang naman dito, pero sa iba't ibang esports as well. And di ba nga, may mga local leagues pa nga, like the MLPL, ang sabihin parang slowly but surely parang nakakuha ng mga grassroots league for e-games, and it's a good sign na parang e-gamers are being developed at the grassroots level. And ano mo yun, na-develop sila, nakakuha ng experience, nakakuha ng chemistry with other players, and
eventually, no one saw the support from starts coming in like for Smart Globe and other big companies. Eventually, we'll have a strong e-gaming team program na talagang pwede natin talagang ipandera sa international. And ano sa tingin niya, should we go all in ba talaga sa esports or may pa ba tayong mga doubts? Like, for example, bad influence to, bad influence yan. Kuha ka time sa gabi, di ba? Maraming na influensya na matindi dito sa esports and may mga mental na effects talaga ng concerning sa part ng parents. Pero, ano sa tingin niyo?